kan stå på meg, så jeg lener meg tilbake. Livet mitt er deg. Professional basketball team sa PBA na Blackwater Elite, Binebenta ng haba. Pag-uusapan po natin yan maya-maya, pero bago po ang lahat, please don't forget to like, share, and subscribe. At huwag niyo pong kalimutan pindutin ang notification bell para ma-update kayo sa mga upcoming videos ko tulad nito. Kahapon lamang, meron na namang pinasabog itong si Idol Snow Badwa na di umano'y ito nga daw pong Blackwater Elite ay binebenta na ang kanilang prangkisa. Kung totoo man ito nga ba ang dahilan kung bakit tinrade na nila yung mga importanteng players nila tulad nila Ray Parks, Mike DiGregorio, Abu Trotter at Alain Maliksi. At sa kasalukuyang roster nga po ng Blackwater ay marami pa nga pong players dyan na pwedeng pakinabangan ng ibang team tulad nila Don Trolliano, Roy Sumang, Carl Brian Cruz, Anthony Semerad, Paul Desiderio, Rabi Al-Husseini, at syempre yung former number 1 overall pick na si Mac Bello na pumirma pa nga po ng 3 years extension sa Blackwater Elite kailan lamang. Anyways, kung may bumili man o wala sa Blackwater ay meron nga pong isang kumpanya na gustong pumasok sa PBA. Ito nga po ang Chooks to Go na pagmamayari ng Bounty Agro Ventures. At last March nga po ngayong taon ay kinumpirma nga po ni Commissioner Willie Marshall na meron 3 malalaking kumpanya na gusto nga pong pumasok sa PBA. Hindi po tayo sigurado kung isa nga po ang Chooks to Go sa 3 kumpanya na yon, pero last 2017 pa nga po ay gusto na nga pong pumasok ng Chooks to Go sa PBA. At kinumpirma naman po ito ng kanilang CEO na si Ronald Mascarinas. Hindi nga lang po natuloy yun dahil nag-focus muna sila sa pagsuporta sa Philippine National Basketball Team. Kung sa year 2020 nga po mga idol at mga kaibigan na nagbabalak na talaga itong Chooks to Go na umakyat sa PBA, posible nga ba na ito ang dahilan kung bakit nag-back out ang mga 3-on-3 players ng Chooks to Go na sina Troy Rike, Joshua Munzon, Alvin Pasaol, Frankie Johnson at Santi Santillan sa PBA draft ngayong taon. Pero sabi naman ng mga players na to, kaya nga po sila nag-back out dahil gusto nga daw po nilang mag-focus sa 3-on-3 basketball para nga po i-represent ang Pilipinas sa Olympic. Flashback Friday muna tayo mga idol at mga kaibigan, noong year 2000 ang expansion team nga po na batang Red Bull Energizer ay pinayagang dalhin ang kanilang 6 na magagaling na amateur players mula PBL to PBA. Ito nga po ay sila Lordy Tugade, Curvy Raimundo, Junty Valenzuela, Jim Weltorion, Davon Harp at Bernard Tanpua. Ito nga kaya ang posibleng mangyari sa koponan ng Chooks to Go kung sakali mang umakyat sila sa PBA. Ano sa palagay ninyo mga idol at mga kaibigan? I-comment nyo lamang po sa baba at babasahin po natin yan at ating pag-uusapan. Maraming salamat and God bless you all.